Everybody is dead serious as the other group starts to enter the elevator. Joshua stood still beside Raphael while Sian stood beside him, cornering Mia to face the cold, hard wall of the elevator. Tumabi ang matang kadalalahi kay Raphael, kasunod na nag-iisang babae sa kanilang grupo habang inaalalayan naman ito ang binata na kaupo sa wheelchair. Nakasalukoy ang katabi ng anak ng founder ng Sibs na si Damian. Marahan silang nilingon ni Joshua. "Sang floor, 35th? The tall guy said in his strangely soft voice. His soft voice sent shivers down Mia's spine. Mabilis pinindot ni Joshua ang nasabing palapag at agad bumalat na nakarinding katahimikan sa loob. Lahat seryoso nakatingin sa pintuan. Nakikiramdam sa bawat kilos ang isa't isa habang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Napatingin si Mia sa matangkad na lalaki at di niya alam kung bakit. Mulat sa tindig pa lamang nito kinakabahan na siya. Unti-unti niyang naramdaman ang panalamig ng kanyang mga palad. Ngunit naking gulat niya nang biglang hawakan ni Sian ang kanyang kamay. Marahan itong pinisal ang kamay ni Mia at seryosong tinitigan ang matangkad na lalaki. Hindi man magsalita si Sian, naramdam naman ni Mia ang ibig daw ipahiwatig. Sobrang tahimik. Nahiya tuloy akong umutot. Mahinang wika ni Sian. Natawang lahat sa loob ng elevator sa sinabi niya maliban kay Raphael. Natatawang nilingon ni Damian si Sian at marahan pang tinapik ang balikat ito bago bumaling ang tingin kay Raphael. Gusto ko tong bata mo, Raphael. Hindi mo ba kami papakilala sa mga kasama mo? Nakangiti nitong wika at sa kamarahang tumingin kay Mia. This is Jake Suarez, bago in charge sa internal operations ng Sibs. Seryosong wika ni Raphael. Nagulat si Damian sa sinabi nito at agad tong lumingon kay Joshua. Hindi na ikaw ang in charge? Mapanoy ang tanong nito. Sa kamarahang gumuhit ang isang malapad na ngiti na labis sa kininis si Joshua. Sayang naman, nalala ko pa na pinagdaan mo ko nung huling usap natin sa video conference. Matatanggal ka rin pala. Isang matalas sa tingin ang ginantis sa niya ni Joshua. How about this fine young lady? Napatigil sila sa pag-uusap na magsalita ang lalaking matangkad. Marahan tong umitit, dumingon kay Raphael. Who is she? Hindi ko sila kasama. Si Jake lang kasama ko. Mabilis sa sagot ni Raphael. By the way, Jake, this is Knight, a longtime friend of mine. Agad inabot ni Knight ang kanyang palad kay Sian. Ngunit ang nagkahawak na ng kamay ni Mia ang nahagip ng kanyang mga mata. Girlfriend? Napangiti bigla si Sian sa tanong ni Knight. Hindi, hindi pa. Swear wala na mas lalaki pa sa butas ng ilong ni Joshua. Sa tindi ng inis na narinig niya mula kay Sian. Samantalang nakatayo lamang si Raphael, blanco ekspresyon ng mukha na tila ba walang narinig. Napatingin si Raphael sa babaeng kasama nila. At agad naman niya itong nitian. How are you, Arjean? Nabigla ang babae sa pagkakabati sa kanya ni Raphael. Nahiya pa itong umiti sa kanapakamot ng ulo. Okay naman po, Sir Raphael. Napakunot bigla ang noon ng lalaking nasa wheelchair. Halos umikot ang sikmura niya ng marinig ang malamig na boses ni Arjean habang kausap si Raphael. Tinapik ni Raphael ang balikat na siyan sa katinuruan dalaga. Jake, this is Arjean. Agad napatingin si Mia sa dalaga habang nakikipagkamay ito kay Sian. Ngunit naking gulat niya nang bigla siyang talasan ang tingin nito. Hindi pa rin binibitaw ni Sian ang kanyang kamay. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin niya itong pinipisil. Tahimik na sumulap sa kanyang binata sa kangumiti. Ngunit umurong na isang hakbang si Raphael dahilan para maapakan niya ang paa ni Sian. Agad napabitiw si Sian sa kamay ni Mia. Halos sapuhin na niya ang kanyang paa. Napangawis siya sa sakit. Marahan siyang nilingon ni Raphael. Tsaka ngumiti ng pilit. Sorry, I did not mean it. Inis na pinandilatan ni Sian si Raphael ng pagkatalikod nito. Napansin ni Raphael isa pang binatang kasama nila. Tahimik lang itong nakatingin sa kanila habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Tumingin siyang muli kay Knight at minuwestra ang binata. Bagong member? Oo, bagong miyembro namin, si Nix. Pero nakatingin lamang ito sa kanila. Hindi nagsasalit at di rin ngumingiti. So, maliban kayo ha, tayo lang magkikita sa Sibs party. Nakangiting wika ni Damian. Na may himig ng panunuya kay Joshua. Napabuntong hininga na lang si Joshua kung wala lang talaga doon si Raphael kanina pa niyang binanata ng bigotilong ito. Kailan nga bang party? Tanong ni Knight. 4 days from now, matipid na sagot ni Raphael. Kaagad tumingin si Damian kay Sian. Ay di isasama mo siya sa Sibs party. Sigurado ako masaya yun. Makahulog ang wika ni Damian. Tsaka nakakalokong tinitigan si Mia. Nakangisi lang si Sian kahit hindi yan nagustuhan ng mga titig dito sa dalaga. Bahagyang tumaas ang kilig ni Raphael, tsaka binalingan si Damian. Exclusive ang party sa Sibs members. She is already expelled kaya wala siya ugnayan sa Sibs. Napalingon bigla si Sian kay Mia. Bahagyang tumango si Sian. Bilang pagkumpirma sa balita dito na gusto ni Sian. Sumeryoso mukha nito at mati matinitigan si Raphael. Boring?
Nayaya mo tatagal ni Damian. Ang stricto naman ng party ninyo. Then create your own, sabi ni Rafael. And by the way, you're not required to come. Sasagot pa sana si Damian, ngunit biglang tumunog ang bell ng elevator. Nasa 35th floor na pala sila. Maangas itong inayos ang kanyang suit sa kama atiim na tinitigan si Rafael. Well, I guess I'll just see you at the meeting. Yeah, unfortunately, Rafael said with disdain. Agad lumabas si Damian at sumunod naman ang buong grupo. Jake, kunin mo na lahat ng files kay Dana, tas dumiretso ka sa 35th floor. Seryosong wika ni Rafael kay Sian habang mabilis na lumabas ang dalawa sa elevator. Hindi mo na nagkaroon ng pagkakataon si Mia para makapagsalita. Hahabulin pa sana niya si Rafael, ngunit pinigilan siya ni Joshua. Huwag mo na siyang habulin. Alam mo kung saan siya dadaan. Nakangiting sabi nito sabay hatak sa braso ni Mia. Dumiretso si Rafael sa archives para kumuha ng ilang mga datos na kakailanganin niya sa meeting. Ngunit napatigil siya na maramdaman may iba pa siyang kasama sa loob ng madilim na opisina. Busy ako, Knight. May sasabihin ka ba? Seryosong wika ni Rafael habang inaayos ang kanyang mga gamit. A flame suddenly flickered amidst the darkness of the room as Knight slowly lit up his cigarette. Totoo nga ang balita. Maganda nga siya. Marahan itong binuga ang usok sa erit sa kamatiim na tumitig kay Rafael. Beautiful enough to drive a vicious devil crazy and turn him into a helpless sheep. Rafael chuckled, yet you brought your elite team to meet the helpless sheep. Lumakad si Knight papalapit sa binata at buong angas na binugahan ng usok si Rafael. Yung totoo, sana ba napunta yung kaibigan kong halang kaluluwa? Yung sagad sa butong sama? Yung walang sinasanto? Bakit? Mukha na ba akong anghel ngayon? Bumuhit ang isang tusong ngiti sa labi ni Rafael. I can smell my kind a mile away and telling you, you're not it. Knight gave Rafael a sullen look. Kapatid ng turing ko sa'yo pero sapat na yung isang beses mo lang kami trinado, Rafael. Huwag mo lang tangkaing ulitin pa kung hindi ako mismo ang gigirit sa makinis sa leg ng babae mo. Lumabas si Rafael mula sa kanyang opisina nang madilim ang mukha. Nagtagis ang kanyang mga panga, maraing naglapat ng kanyang mga labi. Sa sobrang diin, dumugo ulit ang mahabang sugat niya sa labi. Marahan niyang pinunasan ng dugo. Hindi niya mapigilan ang labis sa panginig ng kanyang mga kamay. Dala na matinding galit sa dating kaibigan, pirit niyang kinalamang ang sarili at tahimik na naglakad sa walang katao-taong hallway. Maingat niyang ginala ang kanyang mga mata bago siya tuluyang tumungo sa pinto ng fire exit. Hindi alintana ang madilim na daan patungo sa hagdan na para bang gamay na gamay niyang lugar na ito. Pababa na sana siya ngunit napatigil siya na makita niya si Mia nakatayo sa puno ng hagdan. Mabilis na nagbago ang timbra ng mukha ni Rafael at para bang dito naniniwalang naroon niya ang dalaga. Mga ilang segundo pa, tuloy na itong bumalik sa wisyo at mabilis nagtungo sa pinto para ilak ito. Nilapag niya ang kanyang mga gamit sa kadahan-dahan, bumaba sa hagdan para lapitan ang dalaga. Handa na sana magsalita si Mia. Ngulit nagulat siya nang biglang hubarin ni Rafael ang suit na suot nito. Halos madapa pa si Mia ang sasabihin ng ilagay ni Rafael ang sarili sa kanyang mga labi. Mabilis guminid ang mga mata nito at saka inihagas ang kanyang suit sa surveillance camera na naroon sa lugar. Kinuha ni Rafael ang cellphone at mabilis tong tumawag. Disable surveillance camera at the 48th fire exit, West Wing. Erase all footage, ASAP. Maring utos ni Rafael saka pinutol ang tawag. Mabilis namang napahawak si Mia sa kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Akala niya kasi kung ano nang gagawin sa kanya ng binata. Hindi tuloy mapigil ang mapangiti ni Rafael habang tinititigan na reaksyon ni Mia. Na-disappoint ka ba? Gusto mo, ituloy na lang natin yung iniisip mo. Nakangiting wika ni Rafael habang binubuksan ang botones ng kanyang long sleeve. Agad namang lumayo si Mia sa binata. Tinalasa niya ito ng tingin at mabilis na namewang. Tigilan mo nga ako, Rafael. Wala akong panahon dyan sa abs mo. Pero lalo lang nangiti si Rafael. Ikaw nag-utos sa naman ng likid siyang bag ko, no? Talagang kating-kating ka nang mawala ako sa landas mo. Napakamata lang si Rafael sa kanyang kilay, tsaka walang ganang napatingin sa dalaga. Tinanong mo pa ako, eh ikaw rin naman ang sumagot. Rafael, utang ang loob, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Sino ba? Pixie nito. I wasn't kidding when I told you to get out of the school. Sinabi ko na sa'yo, kailan kong malutas ang... Mabilis siyang hinawakan ni Rafael, tsaka persang sinandal sa pader. Marahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa dalaga at seryoso itong tinitigan. Wala kang malulutas, Mia. Mamamatay ka lang. Mariing bulong nito. Huminga ng malalim si Mia bago tinitigang muli si Rafael. Ngayon niya na lamang ulit na pagmasdan ng mukha ng binata. Mula sa matalas itong tingin, patungo sa dugo ang mga labi nito. Napahigit siya na hindi na mapansin ang ilang sugat at pasa sa mukha ni Rafael. Lalong-lalo na ang mahabang sugat ito sa kanyang labi. Mga sugat na natamon nito kay Sian.
Sigurado siya na siya ang dahilan kung bakit nag-sparring ang dalawa. Matigas man ang ekspresyon sa mukha nito ay bakas pa rin sa mga mata ni Rafael. Ang matindi niyang pag-aalala kay Mia. Hindi nga niya alam kung ano nagtulak sa kanya, ngunit hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. At marahan niyang hinaplos sa mukha ni Rafael. Halos mapapikit si Rafael na maramdamang dumampi ang malalambot na dalili ng dalaga sa kanyang pisngi. Hinawakan mabuti ang kamay ni Mia at maring silandal ang kanyang pisngi sa palad nito. Kung pwede lang patigilin ni Rafael ang oras, ginawa niya na. Hindi na siya nagdalawang isip at mahigpit niyang niyakap si Mia. Binaon niya ang kanyang mukha sa balikat ng dalaga at malamyos na hinaplos ang buhok nito. Utang na loob, Mia. Umalis ka na dito. Nanginig ang boses ni Rafael. Pinalibot ni Mia ang kanyang mga braso sa balikat ni Rafael at mahigpit rin niya itong niyakap. Tulungan mo ko, Rafael. Tulungan mo ko kahit ngayon lang. Makaawa ni Mia. Hindi ako po pwedeng umalis. Ayoko. Sandaling napatigil si Rafael bago tuloy ang kumawala malas sa pagkakayakap sa dalaga. Pinag-iingatan kita. Kaya hindi kita tutulungan na makabalik dito. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Rafael at matiimatiritigan si Mia. So if you don't mind, I have a very important meeting to attend. You're already expelled. Get out of my building. Matigas itong wika, sabay talikod kay Mia. Lumabas mula sa fire exit si Mia nang bagsak ang balikat. Paano ba to? Hindi ako pa pwedeng matanggal. Nabigla na lamang siya ng hatakan ni Joshua ang braso niya at pilit siyang hinahatak paalis. Hoy Joshua, saan tayo pupunta? Kitang-kita yung likid sa bag niya during the inspection. Tutol ng isa sa mga administrator. Yes, sir. We didn't investigate this matter further. Tumingin siya sa sekretary niya at mabalis sila niya sa nito na i-play ang video. Napatingin si Mia kay Adrian. Naramdaman ang mabalis sa pag-ipon ng luha sa gilid ng kanyang mata. Thank you. Bulong ni Mia sa sarili habang pinagmamasan ng kaibigan. Ito yung CCTV sinasabi ninyong unauthorized entry na isang babae sa administrative office. This is around 6:35 a.m. Mabilis bumaling si Adrian kay Mia. Nasaan ka, Miss Garcia, ng mga oras na yon? Nasa gate po ako, sir. Sumulad na pinilabas ito ang CCTV footage mula sa gate 1 kung saan kitang-kita si Mia na nag-aabang malamit sa flower box ng gate. This happened at exactly 6:35 a.m. I get your point, Mr. Imperial, but it doesn't change the fact that the leakage was found inside her bag. She might have asked another girl to steal it for her, the principal asserted. Mia shook her head and rolled her eyes. Bago pa makasagot si Adrian, isang katok mula pintuan ang bumalabog sa kanilang pag-uusap. Good morning, Mr. Imperial. Nandito na po ang mga bata. Wika nito sa guidance counselor at mabilis itong tumabi kay Mia. Inakbayan siya ng kanyang guro. Sincero siyang initian. Ilang saglit pa'y pumasok naman ang isang estudyanteng babae sa loob ng opisina. Show them the video, wika ng guro. What video? Proof na hindi si Cindy ang kumuha sa leakage. Pinakita ng estudyante ang video sa principal. Tinignan din to ng guidance counselor. Kuha to kanina sa dance practice sa kabilang section sa hallway. Nahagip ng konti sa video yung classroom namin. Pero makikita ninyong may isang babaeng estudyante ang pumasok sa classroom kanina. Hindi ko to kilala. Hindi siya kasama sa klase ko. Kung ganon, sino to? Napasimangot si Mia. Malamang taon ni Rafael yan. Pati na rin tong principal na to. Ayan o, tingnan ninyo. Tinignan nilang mabuti ang video at tatigilan ng principal na makita ang binuksan nito ang bag ni Cindy. So there it is. I think we owe Miss Garcia an apology, sambit ni Adrian. Napangiwi sa inis si Mia habang hinuhuli ang tingin ni principal na hindi makatingin ng diretso sa kanya. I don't need an apology, sir, sambit ni Mia. Ang mahalaga sa akin, hindi ako expelled, right? Napatay na lahat sa LCD ng screen na mag-flash ang isang video feed mula dito. Isang imahe ng anino. Animo na isang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang upuan. Rafael, how's the preparation for the Sebs party? The old man asked, in this most dignified voice. Rafael sat down on the couch, leaned forward and lazily looked at the silhouette of the old man. Are you talking about the party? Or the assassination of Mr. Garcia? Natawang bigla ang matandang lalaking kausap nito. That's what I like about you, Rafael. You're very sharp. Dismayadong umikot ang mga mata ni Damien sa narinig na papuri sa kanyang ama sa binata. Yes, my child, I am talking about the assassination. I don't prepare, sir. I just kill, Rafael said in a very naughty manner. Bahagyang natawa si Damien sa narinig. Habang tahimik na nakaupo ang buong grupo ng Black Hawk sa panig nito, then why don't you kill her right now? Damien arched his brow and slowly gave Rafael a nasty smirk. I don't take orders from a nobody. You are not my superior, Damien. Rafael tilted his head and looked down at him. Isang malakas na kalampag sa lamesang nagpatigil sa kanilang pag-aargumento.
Nang marastong hampasin ng matandang lalaki. Quit butting in, Damian. Get out, I'm not talking to you. Galit na sigaw ng matandang lalaki sa anak. Huminga ng malalim si Damian at buong gigil ang liluwagan ng kanyang necktie. Bago ito patabog na lumabas ng conference room. Ikaw nang bahala magpasensya sa magaspang na pag-uugali ng anak ko, Rafael. As I was saying, I called the whole team to help you in this mission. Rafael's eyes flinched. After hearing what the old man said, are you telling me, sir, that I cannot do my job? No! In fact, I'm very confident that you can kill that woman. Hindi man nakikita ni Rafael ang mukha nito, ay alam naman niyang masinsintong nakatingin sa kanya. They are here to hunt down the fox. Oh, eh ako palang pakay ng mga to eh. Natatawang bulong sa sarili ni Sian habang prenteng nakaupo sa waiting area ng conference hall. Kunyari nakikinig sa kanyang iPad gayong usapan mismo sa loob ang kanyang pinakikinggan. Mula sa kanyang listening device. Hindi ako matatahimik hanggat hindi gumugulong ang ulo ni Ravel Sinayan. Sa lamesa ko. Huwag kang mag-alala, tanda. The feeling is mutual. Hindi rin ako matatahimik hanggat di kita nakikita. Sisiguraduhin kong hindi lang ulo mong pagugulungin ko kapag nakita tayo. Lumabas si Mia sa guidance office na bigla na lang nag-ring ang kanyang cellphone. Hi babe, I miss you. Halos tumilik ang mata ni Mia sa inis. Matapos marinig ang mala-bedroom voice ng binata. Ano na naman, Zero? You're not answering my calls, not even a single text message. Girl, you really got some nerves making me run after you. How dare you ignore a blank Ruby? You owe me a date. Malayo sa tenga ni Mia ang cellphone, ngunit rinig na rinig pa rin niya ang bulyo ni Zero. Meet me outside after class. Zero, seriously said. Okay. She was about to end the call. I love you, Jiro whispered in his low and husky voice.